Sa bilis ng mga pangyayari, hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Presil na wala nang natira sa kanilang bahay. Sino pong gumising sa inyo? Tsaka sino asawa ko po. Nabiyanan ko, tsaka yung mga anak ko. Pero Anya, kahit ilang piraso lang ng damit ang nadala nila, ay mas mahalaga pa rin naligtas ang kanyang buong pamilya. Isa lang ang bahay ng pamilya Javier sa 20 bahay na tinupok ng apoy sa likod ng Litex Market sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina nang magsimula ang sunog. Dahil dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Inabot sa ikalawang alarma ang sunog. Dahil kagad namang nakarespondi ang mga bumbero, nagdeklara na rin na fire out matapos ang 40 minuto. Kasalukuyan pa raw iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Pero ayon sa inisyal na impormasyon mula sa mga otoridad, posibleng may kinalaman ito sa wiring ng bahay na pinagmula ng sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Hindi rin daw apektado ang operasyon ng Litex Market. Tinatayang humigit kumulang 300,000 piso ang pinsalang dulot ng sunog. Bali ang lugar na pinagmula ng sunog, nasa likod mismo ng Litex Market. Isa siyang nakalagay sa isang compound. Mayroon naman siyang firewall kaya hindi naka-apekto doon sa market mismo. Ang mga apektadong residente ay pansamantala raw na mananatili sa kalapit na Solivan Basketball Court. Darlene Kai, GMA News.